So what is up mga tols? Good morning, kamusta ayo? So 15th day ng ating enhanced community quarantine. Ay, ba't nakailaw yung likod ko? Hindi pala. So for today's video, i-compare natin si Sniper 150 kay Honda Supra GTR 150. So wala pang paligiligo, simulan natin. Umpisan natin sa looks nila. So alam naman natin na mas gwapo talaga si Sniper 150 kay Honda Supra GTR. Mas manipis lang si Honda Supra GTR. So ayan yung harap. Then si Sniper naman medyo malapad. So mas sports bike looking si Sniper 150. Habang ito ay yun nga, manipis. So para lang siyang wave dash or ano pang manipis na underboat. Engine and performance. Meron tayong fuel tank na 4.5 liters kay Honda Supra GTR. 4.2 liters naman kay Yamaha Sniper. Single exhaust silang parehas. Si Honda Supra GTR dual overhead cams na, unlike kay Yamaha Sniper, single overhead cam pa siya. So para silang liquid cooled, para silang 150cc, bore and strokes. So meron 57.3 na bore si Supra, 57.8 ang kanyang stroke. While si Yamaha Sniper, meron siyang 57 na bore, 58.7 ang kanyang stroke. So mas mababang bore, mas mataas ang stroke. So mas mahaba. So mas mataas talaga yung magiging torque nun. Maximum torque nila, meron tayong kay Supra GTR na 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Habang si Sniper naman, meron siyang 13.8 na Newton meter at 7,000 RPM. So maximum RPM nila is 9,000 si GTR, 8,500 naman si Sniper. Sa engine at performance ng pagbabasihan, mas mataas si Supra GTR. So fuel and ignition, parehas naman silang kick and electric. So yun sa akin kasi tinanggal ko yung kick nito. So parehas naman silang FI. So sa gear and transmission, meron 6 speed si GTR, habang 5 speed naman si Sniper. Sa forks, parehas silang telescopic. So swing arm, monoshock parehas. Parehas silang 90-80 sa front. Tapos yung likod nila 120x70. Walang kill switch Supra GTR. Wala siyang passing light. Ayan. Si Sniper, wala rin siyang passing light, pero meron siyang kill switch. Ang nilamang lang niya kay Sniper, itong si Honda, meron siyang bank angle sensor. So sa panel, meron silang parehas na digital. Ibang-iba nga lang yung panel nito ay Yamaha Sniper. So si Yamaha Sniper, meron siyang buttons para makita yung trip 1, trip 2, odometer, tsaka fuel consumption, meron yata yun. Tapos meron siyang orasan. Then, yun, parehas na sila na may tachometer, speedometer, fuel gauge. Eto, fuel gauge lang, si Supra GTR. Fuel gauge, tachometer, speedometer, odometer, turn left, turn right indicator, neutral, gear indicator. So yun, high beam. And then sa brake naman, para silang disc brake sa likod, harap. So sa ilaw, sa mga electrics, merong LED na si Honda Supra GTR. LED na rin naman si Sniper 150. Then sa likod, ka-LED yung tail lamp nito ni Honda Supra GTR, while bulb parang kay Sniper. So pwede naman palitan din yun, wala namang kaso yun kung LED ba or bulb. Pero mas maganda kasi yung LED, since mas mahaba yung kanyang lifespan, mas matipid pati sa electric. Sa price naman, meron silang parehas na price na 102,900 pesos SRP. So kung gusto nyong mag-upgrade,
mga nagpaplano kung ano bang kukunin nila, kung Sniper 150 ba o Supra GTR, RS 150R, Raider FI 150, Raider Carb. Nasa sa inyo yan eh, nasa sa inyo yan. Ako kasi, nag-upgrade ako, alam nyo yun, 115cc to 150cc, which is good para sa akin. Sa handling, malaking iniba. Kasi kung mag-upgrade ka man ng motor, mag-upgrade ka ng higher cc, mas magandang handling, mas maganda performance. Eh kung mag-upgrade ka lang din naman, kunyari, 115cc to 125cc, wala, hindi mo makikita yung difference nila. Halos same lang talaga sila. Ewan ko lang ha, depende talaga sa tao yan. Kasi ako ganun ha, pang sariling komento ko lang yun. If you're looking for a mas mapormang bike na may torque, mas malakas ang torque, go for Sniper. Pero kung gusto nyo yung dumudulo, kung engine-wise naman ang pagpipilihan mo, go for GTR. So it's up to you na yan kung anong pipiliin mo, anong mas gusto mo. Dota o ako. Hindi. Yan nga, kung sa, depende pa rin sa gagamit, sa bibili, sa trip ng tao. So, siguro hanggang dito na lang muna. Ride safe sa lahat. Ingat, ingat, ingat sa lahat. Lahat ng naka-ECQ. So, lahat tayo mag-ingat. Huwag na natin pahirapan yung mga frontliners natin. Stay at home lang tayo. Huwag na tayong matigas ang ulo. Para sa atin din naman to eh. So, yun lang. Ride safe sa lahat. Titakis tayo next vlog. Huwag kalimutang magdasal bago bumiyahe. Ride safe. Ride smart. J-Ride out. Peace!